Hey, magandang araw mga Repa Peeps. Meron naman tayong bagong project. At sa episode na ito, muling nagbabalik si Master Rick sa ating episode na Audio Electronics. Okay? At dito, ang gagawin natin, gagawa tayo ng tunog. Hindi na tayo manghihiram ng tunog sa mga music. At yan ay gagamitin natin ng transistor sa pamamagitan ng paggawa ng module. Ito yung module. Ito. Ito tinatawag na Isaki Oscillator. Ito pa rin ang gagamitin natin. Ito yung speaker box sa previous project natin. At ang ating voltage supply ay ang ating variable power supply. Paggawa nito, nasa video description sa baba kung gusto nyong malaman. DIY din yan. Homemade. So, ang mangyayari niyan, gusto nating lumikha ng tunog ang electrical energy ay i-convert natin sa sound energy sa pamamagitan ng ating bagong module. Ito yon. Ha? Oh. Ngayon, subukan na natin. Okay, mga Repa Peeps, balik tayo sa ating laboratorio. Dito, ito yung module natin. Ginawa ko. Ito, perk board. Kulay brown. May dalawang pin header. P-male. Itong isa para sa voltage supply at itong isa para sa speaker. At dito, meron ditong isang capacitor, transistor, at saka resistor. Medyo low cost yung ginawa natin. Kasi yung audio out pin header lang. Oh, ito yung kanyang layout. Ngayon, itong gagamitin nating voltage supply. Ngayon, power on. Yun. So makikita mo dyan 1.2 volts. Ito yung sa previous project. Ngayon to speaker natin targa 100 watts. Ang voltage supply yan ay kaya niya hanggang 22.4.5. At ang kanyang minimum 1.2, maximum 22.4 volts. Yung blue amperahe. Okay, itong ating Isaki oscillator. Ito nga pala Isaki oscillator. Ano ito? Hindi ako nag-imbento nito, si Leo Isaki. Siguro nung 1970s pa. Matagal na. At subukan natin lagyan ng power. Negative. Positive.
Okay? Ang tawag dito, itong generator. Pwede rin sound generator kasi nag-generate siya ng sound. Itong Isaki oscillator, ang tawag din dito ay relaxation oscillator. Ang waveform nito ay irregular waveform. So, pag sinabi relaxation oscillator, ang mga waveform hindi regular. Pag sinabing regular waveform, yun yung mga sine wave. Magagandang waveform yun, sine wave. Yung sa analog. Diba yung sound eh, analog? Yun yung waveform ng sound. Subukan natin lagyan ng ikabit ang speaker. Negative. Positive. Yan. Tingnan natin kung makakapag-produce ng sound. Oh. Okay. Input, output. Ang electrical energy, ko-convert natin sa sound energy. Input, output. Ngayon, ang paggamit ng voltage supply, may limit. Kasi pag nag-oversupply ng voltage, baka sumabog yung transistor. Usually, ng ganitong oscillator, Isaki oscillator, ano ito? Excuse. Hanggang 18 volts ang kaya niya, mga ganun. Kaya, iseset natin yung voltage supply. I-adjust natin para malaman natin kung tutunog. Ha? Electrical, kukonvert sa sound. Adjust natin. Baba natin. Adjust. Pita mo. 8.1 9 10. Yun. Mapapansin mo, pag in-adjust mo ng 11.4, nagsisimula nang tumunog yung Isaki oscillator. So sa 11.4, start na. Habang tinataas ang yung voltahe, Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Hanggang dito lang tayo, baka sumabog na yung circuit. Yan ang tunog ng ating Isaki oscillator. So, para mabago yung frequency o yung pitch, kailangan baguhin mo yung voltage supply. Kung ganitong circuit ang yung ginawa. Itong module nito. Para sa ganitong module. Fixed type ito eh. Ang kaya mo lang baguhin dito, itong voltage supply. Habang tinataasan mo yung voltahe, tumataas yung pitch o yung frequency. Yan mo na, tingin.
Yun, nakapag-produce tayo ng sound gamit lang ang variable power supply at saka speaker at itong module. Medyo talakayin natin ng theory behind ng ating circuit. Kasi hindi natin malalaman kung basta ganito lang. Ganyan lang. Mahirap, di ba? Kailangan alam natin yung theory. Kahit papaano, may idea tayo kung bakit tumutunog ang isa kay oscillator. Yung electrical energy na convert sa sound energy. Kaya, tingnan natin ang theory behind o yung ating circuit diagram. Okay, mga repapips, nandito na tayo ngayon sa ating circuit diagram. So, makikita mo dito yung circuit diagram ng isa kay oscillator. Meron tayo diyang voltage supply, 12 volts. Ngayon, bakit 12 volts yung sa circuit diagram? Kasi, yan yung stable voltage para sa isa kay oscillator. Kung wala kang variable power supply na gagamitin. Diyan, meron tayo diyang resistor na 1 kilo ohms. Bakit 1 kilo ohms? Napili ko yan. Arbitrary value yan. Ibig sabihin, pinili ko na 1 kilo ohms. Pwede rin ibang value. Kaya lang, mababago yung tunog ng isa kay oscillator. Nakakonekta din dyan ang capacitor. Electrolytic capacitor yan. May value 1 microfarad, 16 volts. Pinili ko din ang value yan dahil yan ang ating circuit. Pwede rin maglagay ka ng ibang capacitor value. Kaya lang, mababago rin yung tunog. Pero sa ating circuit, yan ang nakakabit. At nakakonekta ang speaker. Ito ngayon ang bago. Kasi, nung nag-aaral ako ng electronics sa communication engineering, ECE, walang ganitong principle. Yung paggamit ng transistor na ganyan ang configuration. Usually, yung base to emitter ay forward bias, collector to emitter ay reverse bias. Kung gagamitin mong transistor as a switch or amplifier. Pero dito, iba ito. Inverted siya. Yung collector ang grounded. Yung emitter nakakonekta sa speaker. Yan ngayon ang phenomenon na natuklasan ni Isaki. Na pwede palang tumawid ang kuryente sa emitter to collector. Pero kailangan mo ng 12 volts. Diyan mag-start ang pagdaloy ng kuryente sa transistor. At makikita mo diyan yung base B, walang connection. No connection siya. Yan o. Kaya dalawang terminal lang ng transistor ang ginamit. Sa pagtawid ng kuryente sa emitter to collector, bakit tumatawid yan? Dahil yung electron umaakyat galing ground, collector, papuntang emitter. Pag umakyat ang electron dyan, ang kuryente naman, emitter to collector. Yun yung conventional current flow. Diba? Medyo complicated, pero tingnan natin. Susunod na... Ayan. Nung ikabit natin yung 12 volts, fix yung voltage supply natin. Kasi stable voltage para sa isa kay oscillator, 12 volts. Tumakbo ang kuryente sa resistor papuntang kapasitor.
Yan ang unang daloy ng kuryente. Nag-charge yung capacitor galing sa voltage supply, dadaan muna ng resistor, charge ang capacitor. Ngayon, after na ma-charge ang capacitor, ang gagawin niya, i-discharge niya ngayon yan. Siya na ngayon ang voltage supply, papuntang speaker, emitter, to collector, to ground. Kung ang voltage supply mo ay 12 volts. Yan. Yan ang tinatawag na tunnel effect. Yung pagdaloy ng kuryente sa emitter to collector, ang tawag dyan ay negative resistance. Pero nung nag-aaral pa ako, walang negative resistance na tinatawag. Pero dito, meron yung emitter to collector. Pagdaloy ng kuryente sa emitter to collector, nagkakaroon niya ng tinatawag na transistor avalanche breakdown voltage. Dahil lang sa supply mo 12 volts, kayang dumaan ang kuryente papuntang emitter to collector to ground. Basta ang power supply mo ay 12 volts. Ngayon, ang tanong dito, bakit tumutunog yung speaker? Diba? Dahil yan yung pag-charge niya sa capacitor, i-discharge niya si speaker. Charge sa capacitor, discharge na naman si speaker to transistor to ground. Sa ganyang sistema, nagkakaroon ng oscillation. Oscillation, repetition ng ano, ng daloy ng kuryente. Pabalik-balik, charge, discharge, charge, discharge. Kaya, nagpuproduce ng sound. Yung electrical energy na galing sa voltage supply, kuryente o, i-convert ngayon ng speaker into acoustic energy or sound energy. Diba, nagbabibrate yung cone? Yan. Kasi nga, sa charge and discharge ng kapasitor, yung cone, nagbabibrate. Tumutulak siya. So, anong nangyayari? Nagpuproduce ng sound. Yung kuryente, ha? Pag dumaan sa speaker na, babibrate yung coil ng speaker, i-convert niya ngayon sa sound energy. Charging, discharging ng kapasitor ang dahilan kung bakit ang speaker ay tumutunog. At pagdaloy ng kuryente sa transistor. Tamo, doon sa ating demo, halos walang amperahe yan. Napakaliit ng kuryenteng dumadaloy dyan. At yung ginamit nating transistor, yung BC547, meron naman dyan pin configuration. Emitter, base, collector, pin 1, 2, 3. So, yun ang nangyayari kung bakit tumutunog yung speaker. Kaya, talagang mahalaga yung ano, alam mo yung electron flow. Bakit tumatakbo yung kuryente at tumutunog yung speaker. Oh, yan ang dahilan kung bakit tumutunog ang speaker. Bakit dumadaloy ang transistor, ang kuryente sa transistor? Yan yung natuklasan ni Leo Isaki. Yan yung tunnel effect. Kaya palang dumaan ng electron, emitter to collector. Emitter to collector ang kuryente pag ang voltage supply mo ay 12 volts. At saka sa transistor, dapat ang breakdown voltage na makikita mo ay 40 volts. Nasa ano yan? Nasa datasheet ng transistor. Magkakaibang transistor, magkakaiba ng tunog, magkaiba ng kapasitor, resistor na ginamit, iba rin ang tunog. Kaya, iyan yung nasa circuit natin. Kaya kung ano yung tunog na narinig mo sa ating demo, yan ay yung circuit. So, ganyan lang ang daloy ng kuryente sa ating Isaki oscillator. Kung gusto mong baguhin yung okay, tama mo, katulad nito. Oscillation starts at 11.4.
So 11.4 pa lang, nag-oscillate na. Tumutunog na yung speaker. At 17 volts, sound maximum. Ginawa ko 17 volts lang kasi baka masira na yung transistor. Pag lumagpas pa sa 17 volts ang ating supply. At you know, stable sound produced at 12 volts. 12 volts talaga yung stable sound. Kung ang gagamitin mong voltage supply ay fixed, hindi siya variable, wala kang ano, workshop bench power supply. Kung ang gagamitin mo ay 12 volts fixed, dapat yan ang power supply mo para sa Saki oscillator. Kung gusto mong baguhin ang pitch o kaya frequency, change the sound frequency by varying voltage supply up to 14 volts o 17 volts. 17. Up to 17 volts. Change the sound frequency by varying the voltage supply up to 17 volts. Kaya ganyan tumakbo o tumunog ang Isaki oscillator. At yan ang ating Isaki oscillator. Yan naman ang PCB layout. So, kung gusto mong mag-design, dapat alam mo yung electron flow para hindi sabihin nangongopya ka sa internet na lang habang buhay. Okay? Thank you.